Grabe yung binaboy nila sa akin, sis. Hindi ako nakakain tatlong araw. Iyak. Sabi ko, mayang galang din kayo sa akin. Nalawa ako ng paraan para may hustisya. Katawan ko yan, sis. Mukha ko talaga. Natiwala ako sa karelasyon ko. Jane Miles Narciso na taga Mindanao, Takurong, Sultan Kudarat ay isang OFW sa Egypt. Inireklamo niya ang dati niyang karelasyon na si Daniel Ano Jr. at ang kanyang kaaway na si Jenny Parcon Belguera sa pagkakalat ng mga ito ng kanyang mga hubad na larawan sa social media. Si Daniel Ano Jr. ay isang family driver sa Riyadh Exit 3 at ang kanyang ahensya ay ang Place Wheel Agency. Si Jenny Parcon Belguera naman ay isang kasambahay sa Dammam, Saudi Arabia. Daniel, sabihin na natin na nagkamali si Miles. Sabihin na natin na niloko ka niya or feeling mo iniputan ka sa ulo. Pero pag ikut-ikutin mo man ang dahilan mo, ikaw pa rin ang mali. Yung ginawa nyo, Daniel at Jenny, sa pagpapahiya, ikahiya at ibaba ang kanyang pagkatao ay hindi makatarungan. Sinadya nyo iyon. Napakakapal ng mukha nyo. Ayon pa kay Miles na ito raw dati niyang kinakasama na si Daniel ay gumagamit rin ng ipinagbabawal na gamot. Narito ang kanyang pag-amin at pagmamakaawa na huwag ilabas ang statement na ito. Dopi yung anagid ko. Kapoy ang lawas ko. Hindi ko anaipos. Kuton ko sa mga upod nila. Dako ang grupo nila. Pag ikalat mo na, kuton nila ko de. Liug lang. Paliug lang gid. Hindi anaikalat na. Pag ikalat mo na, kuton nila ko de. Paliug lang gid. Maluwi ka, wala na lang ang utod ko kang tatay ko, wala na lang iba nila sa ligan. Hindi ano yung pagkikalat na. Maluwi ka sa akin. Paliwag lang, hindi lang papabalo sa mga tiyak at tiyo ko. Kuya ko sila na isahan ko. Bala. Basta kung ano matabo sa akin, balan mo na nga sila ang gano'n sa akin. Ang inaisahan nyo ko. Ano nga matabo sa akin, de? Balaan mo na kung sino nag ano sa akin. Opisyal siyang pulis ang amo niya. Isahangi ko ni Danjoy ba? Tingala ko nga. Nakabalo ang profile niya ng account niya to. Duha man lang kami kabalo. At ikaw, Jenny Parcon Belguera. Kababae mong tao. Makalamang ka lang sa kapwa mo. Ay nagawa mong ikalat ang mga hubad na larawan ni Miles. Wala akong masabi sa'yo kundi nakakagigil ka. Akala mo ba makakalusot ka rito? Hindi. Akala mo ba hindi ka madadamay dito? Nagkakamali ka. Ako nga pala siya, no? Si Jean Miles. Narciso.
ay dad ko 34. Tapos dito ako nagtatrabaho sa Egypt sa may Mirad. Tapos ireklamo ko yung relasyon ko sa HD na 3 years nandun sa Saudi. Ang pangalan niya si Daniel Ano Jr. Yung family driver siya sa Saudi. So, ireklamo ko si Egypt kasi yung siyempre tagal na kaming nagrelasyon, nag-intindihan, tapos parang yung isip talaga na mag-asawa na, di ba natural lang na magbaga, na ganyan. Pero, yung mag-away kami, ginawa niya ako ng, ng isyo na may karelasyon daw ako. Tapos, yung karelasyon ko daw, palagi ko daw kinukontak. Hindi ko naman yung kilala yung lalaki na ginagawa niyang bintang sa akin. Tapos yung hubad ko na katawan na picture na siyempre na ako sa kanya na tiwala na kasi mag-redaction na mag-asawa na yung story namin sa 3 years pa kami mag-redaction sa Facebook. Pero magkakilala kami, isang lugar din kami sa Pilipinas, sa Mindanao, sa Takurong Sultan Kudarat. Tapos yung nagalit ng sobra niyang galit, pinag-send niya sa pinagtiwalaan niya na babae na si Dini, na Bilira. Yung nasindan niya ng picture, yung parang may galit din sa akin, nandiyan din sa Saudi nagtatrabaho. Sana kahit anong mangyari, kahit anong away, hindi niya lang yung send yung ko, yung ng hubad ko ng katawan, privacy yun namin kasi ang tiwala na ako sa kanya eh. Okay, meron kang proof nito na sined nga niya sa mga tao? Meron kang proof? Yes. May proof ka na sined niya itong mga pribadong larawan mo? Oo, may proof artist na kaibigan ko na proof yung pinasahan niya. Sinabi niya sa akin. Namin niya sa akin na nagkasala sa akin na nasin niya, nagtiwala siya sa sobrang galit niya na may boyfriend daw ako, kahit wala. Oo. Pero sino yung nanira sa'yo na may boyfriend ka daw? Paano naman niya na-assume yun na may boyfriend ka? Wala, hindi. Wala, basta nag-assume lang siya na may boyfriend ka daw, tapos nagalit siya, tapos kinalat na yung mga litrato mo. Oo. Kung pinapanood ka niya ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Yung sabi ko lang, gusto ko may hustisya yung ginawa niya sa akin, sa panagutan niya. Kasi kahihiyan ko yan, sisi. Kahihiyan ko yung ginawa niya. Yung pag-send ng mga picture ko, maraming nakakita. Siyempre, dapat sana inisip niya din yung impact na magdarating sa buhay niya, kung makulong ba siya o hindi. Uh-huh. Dapat inisip niya din. Tapos minurumura niya ako kahit nagpaparaya na ako, murahin ako. Dami siyang mga pangbintang sa akin para maka-post lang na wala dito, wala doon. Uh-huh. Yung gusto niya, kasi gusto niya din maghiwalay kami kasi sabi niya sa akin, may lalaki ako. Sabi ko, lahat na ginagawa ko, nagmamakaawa na ako na huwag mo akong ganyanin. Sabi ko, huwag mo akong ipos. Nagtiwala ako, nag-honest ako sa'yo. Sabi ko, bakit mo ginawa sa akin yan? Naisin yung ng buong katawan ko, yung bad kong katawan. So, kahiya, lahat ng pamilya ko nag-chat sa akin. Nasa kanya nang galing, tapos kinalat ng babae na yung si Jeannie Bilhira. May galit din sa akin. Sana kahit anong mangyari, yung sabi ko sa kanya, huwag mo akong ganyanin. Sabi ko, ako nagpakatuto ako sa 3 years. Ginawa ako naman, nagtulong ako sa kanya, sa buhay niya. Lahat ginawa ako, nagbago ang buhay niya para sa nang nagrelasyon kami. Pero yung pagmura sa akin, araw-araw, halos lahat, minumura ako. Tapos ngayon, binlock ka na niya. Binlock ako, sis. Block ako sa Facebook, sa WhatsApp. Block ako. Tapos yung pamilya mo aware na dito kasi sinend yung picture mo sa kanila. Oo, aware na. Nagalit yung pamilya ko, sis. Bakit sabi nila?
bakit ginanyan niya ako. Sana privacy namin yun. Kahit anong galit niya, uh-huh. kahit anong away namin, huwag niyang isin. Uh-huh. Grabe na, kala talaga si social media yun eh. Tinatawanan ako ng babae na nag-post. Tapos tinatawanan ako dahil send ng send niya kahit sino pinapasa niya. Oo, bakit nga ginawa niya sa akin? Sabi ko yung sa karelasyon ko, ano ba, may kaugnayan ba kayo? Bakit, uh-huh. bakit ka nagtiwala dyan na hindi mo naman yan kilala? Nag-comment lang yan sa post mo. Uh-huh. Tapos nag-private sila message. Tapos sabi niya, may hubad ka ba dyan? May scandal ba kayo na picture? Sabi ng karelasyon ko, meron. Pero wag mong ikalat. Pero bakit isin mo nga eh? Bakit, uh-huh. bakit ano, itago mo? Sabi ko, ano nalagay sa utok mo, sa utak mo, sabi ko. Eh, ala nga, mag-send ka ng skandal ko, hindi niya naikalat. Sabi ko, ano siya, gusto niya ipahiya ako, bakit wag niya ikalat? Sabi ko, ibigay ko din yung account ng, ano, ging hack yung account na nagdawa sa ng bago, yung pinasa, nagpasapasa na babae. Diyan nagtatrabaho sa Saudi din, sis. Sa Saudi rin siya nagtatrabaho. Oo, okay. Diyan, oo. Sige. Grabe, binaboy nila sa akin, sis. Hindi ako nakakain, tatlong araw. Sabi ko, may hangganan kayo sa akin. Nalawa ako ng paraan para may justisya. Tatawan ko yan, sis. Mukha ko talaga, natiwala ako sa karelasyon ko. Kasi yan niya, may luck, may reason na. Hindi talaga makatarungan yung ginawa niya kasi... Hindi, sis. Hindi makatarungan kahit sino. Kasi privacy namin na ni, tagal kami nagrelasyon. Bakit niya ako inanyan? Tinulungan ko sa pamuhay niya. Lahat ginawa ko. Ito bang lalaki na to, may asawa na wala? Hiwalay na. Wala 4 years. O, mga 6 years na. Wala siyang anak. Okay. Yung baboy niya ako, sabi ko, kahit ano sana yung galit mo, kahit anong isumbat mo, kahit anong mga paratang mo sa akin, wag mo lang isin yung mga kalaswaan na ginawa. Oo, kasi personal na yun eh. Alam mo yun? Naiintindihan ko yun eh kasi... Parang mag-asawa na kayo, di ba? Tas malayo kayo sa isa't isa. Di ba? Hindi na maiiwasan yun eh. Ganun talaga eh. Kaso ang mali niya, bakit niya ginawa yun? Bakit niya shinare dun sa babae na yun? Hindi niya naman kilala yun. Comment lang tapos private niya. Bakit naman may galit sa'yo yung babae na yun? Kasi yung babae, isang classmate ko yun, sis. Classmate ko ng high school. Yung siyempre nag-abroad tayo para makapagpundar, di ba mahilig tayo sa post ng pinundar natin? Yung nag-post din siya, ang yabang ko daw, dami ko daw pinupost na ano, ganyan. Nag-react ako, bakit sabi ko, masama ba mag-post ng yung pawis at ano natin sa trabaho, may merong miura, sabi ko, merong makita pa na pinundar mo, ano pag-alam niya. Kaya yun, yung grabe, ang bunga nga, alam ako yung babae na yan. Pero parang may sama na loob inggit sa akin. Kaya yung sis, nag-comment siya, naging friend niya yung relasyon ko pala noon pa. Siguro binabantayan niya na mag-away kami ganyan. Nag-comment siya, tapos sabi niya sa comment ko, private tayo message, nabasa pa ng mga kakilala ko. Kaya doon, nag-usap-usap sila, pinaluhan, nagplano sila sa akin para mapahiya ako. Kaya yan, nag-send yung relasyon ko sa kanya na 15 picture namin. 15 picture pa? 15 picture pa yung sinend? Salit na isa lang yung isend niya, 15 pa yung sinend niya. Oo, 15. Dami witnesses, dami as it. Kalat na kalat dun sa lugar namin, sa Mindanao. Meron ka pang picture ng babae? I-post din natin? Meron. Para binigyan kanya ng kahihiyan, bigyan din natin siya ng kahihiyan.
Meron sis, meron. Pasa ko sa'yo. Dito pa misis, mga misis niya sa akin. Pati mga message niya sa'yo mo. Gago sa iyo. Kaya sobra-sobra sabi ko ginawa niya. Total, gumagamit pa siya ng shabu, di ba? Umamin naman siya na nagsashabu siya. Umamin siya. Tapos sa bibinta sila, may grupo sila. Yan yung na-send ko sa'yo sis. May grupo sila sa Saudi na nagbebenta sila ng shabu. Grupo. Ay, makukulong pa siya niyan. Makukulong pa siya niyan talaga. Natawanan niya pa ako sa'yo. Sabi niya, sino may kilala ko daw sa Saudi, sino yung narelasyon ko. Natawanan niya ako. Tinatawanan niya ako. Sabi ko, kung maghintay ka, luluwa ko talaga ng dugo. Akala mo ah. Sabi ko sa kanya, sabi ko makulong ka, akala mo, yung pagbaboy ginawa mo sa akin, ayaw maniwala, na wala akong malapitan. Sabi ko, tingnan lang natin, sabi ko, baka ululuwa talaga ng dugo. Sabi ko sa kanya, tawanan lang ako ng tawanan sis, pero wala sa kanya, sabi ko, akala niya siguro wala akong kilala. Ngayon, tinawanan ako. Tapos, block niya ako, ibalik niya ako, tawanan, balik na naman sa WhatsApp, block na naman ako, sabi ko, block niya ako, mismo ako na nag-block sa kanya. Kasi, sobra-sobra na pagputya sa pagkatao ko sis, pinapakanong pagkatao ko. Oo. Hindi lang yun eh, napahiya ka sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Sobra. Na parang ang tingin sa'yo, sobrang baba dahil dun sobrang sa... Sobrang baba, oo. Nakita sa nila. Sa picture ko na ano. Gago yung lalaki na yun. Nisend ko lahat sa'yo sis, yung mura ng babae. Pinose ako, pati mukha ko sis. Sandalo ako sa post. Grabe. Ang reklamo na ito ni Miles ay maaaring iakyat sa korte. At itong dalawang ito, na si Danielle at Jenny ay maaaring makasuhan ng cyber libel dahil sa paninirang puri at anti-voyeurism law dahil walang consent si Miles na ikalat ang kanyang mga hubad na larawan. At bawat case ay merong 4 to 6 years imprisonment or conservative imprisonment na 8 years. Good luck sa inyong dalawa. Kung sino man po ang nakakita sa inyo sa mga larawang ito sa social media, sana po ay tumistigo po kayo para kay Miles. At para naman po may paglagyan itong dalawang ito na si Danielle at Jenny. Nananawagan po ako sa Philippine Embassy at sa Saudi authorities na sana po ay mabigyang leksyon itong dalawang ito na si Danielle Ano Jr. at Jenny Parcon Belguera sa ginawa nilang kahihiyan. Sa isa nating kababayan na si Jane Miles Narciso. At sa Saudi authorities po, nawa po ay maimbestigahan niyo po si Danielle Ano Jr. at ang kanyang mga kasama sa paggamit at pagbebenta ng droga diyan sa Saudi Arabia. Maraming salamat po.